All right, next from the minority, we have Kong Bonifacio Busita. Thank you, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, may mga operators and drivers na may problema dito sa ini-implement na Public Utility Vehicle Modernization Program. At yung pong mga kooperatiba, ilan sa kanila nag-file ng complaints sa Cooperative Development Authority. Mr. Chair, pwede po bang malaman sa CDA ilan yung complaints? Can we recognize Chairman Joseph Encabo from the CDA to respond? Thank you, Mr. Chair. For the cases received by CDA, sir, regarding transport, as of now, we have 32 cases, 21 of which, Mr. Chair, has been resolved, and 11 pending ongoing cases po, Mr. Chair. Mr. Chair, pwede po bang mag-request na mag-submit ang CDA ng reports about these cases, Mr. Chair? The same is requested. Yes, Mr. Chair, we'll be gladly and honored to submit to this committee a comprehensive report on the cases of the transport and with the names of co-ops involved, sir. Mr. Chair, pwede bang malaman kung kailan nila isasubmit yan? We can submit early next week, Mr. Chair. By the way, ang budget po ng CDA for this year is 1,335,000,000 pesos. Tama po ba, CDA? You are correct, Mr. Chair. Again, out of 32, ilan po yung unresolved cases? There are 11, Mr. Chair. So I think we were able to hit 54% of resolved cases under on transport concerns, Mr. Chair. Nabanggit ko po, Mr. Chair, yung budget nila kasi ang laki-laki, pero yung cases na yan, parang hindi yata tugma na mabagal yung pag-resolve po ninyo, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, that falls under the quasi-judicial powers of CDA, of which last year po, I'm sorry to say, Mr. Chair, hindi po kasama, but we were able to allocate coming from the cooperative regulatory program, nag-allocate po doon coming from there. That's why, Mr. Chair, for the NEP 2025, masaya po kami dahil nabigyan na rin po ng budget ang aming quasi-judicial. So, Mr. Chair, with the effort po, receiving 32 cases on transport, again, with emphasis po, Mr. Chair, we were able to solve 21 cases po, which is 54% of the case. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, kailan po ba nila pwedeng isubmit ito, itong reports? Again, Mr. Chair, early next week po, we can submit po a comprehensive status of the cases regarding transport cooperatives, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, under DTI, meron pala po silang tinatawag na consumer protection. And marami pong motorcycle riders ang literally niloloko ng ibang dealers. Nag-i-issue po sila ng permit to travel na wala naman rehistro pa. In other words, malinaw na panluloko ito kasi illegal po yun eh. And meron na po bang motorcycle riders na nag-file ng complaint sa DTI? Sec. Christina or Yusek Amanda? Yes, I'll defer to Yusek Amanda. Thank you. Sir, regarding po dun sa mga complaints regarding mga motorcycle riders, halimbawa po yung sabihin na lang natin yung angkas, no? Yan po currently po, wala po kasi siya sa mandato ng DTI pagdating po dun sa mga Mr. Chair, excuse po. Ang binabanggit ko po, Mr. Chair, yung mga buyers, yung mga bumibili, customers okay. ng yes, mga kasa ng motorcycle. Okay. Yung late registration niloloko, po. Yes, yes, Mr. Chair, okay. Niloloko sila yes. ng ibang dealers, hindi lahat. No po. Na nag-i-issue sila ng permit to travel. Yes. Then recently lang, Mr. Chair,
nahuli ng LTO, pinagmulta ng 12,000 pesos yung rider. Opo. Kasi walang rehistro. Yes. Ang tanong po, Mr. Chair, based on your records, ilan po ang complaints ng riders? Opo. Yes, sir. We confirm na marami po tayong complaint pagdating po sa late registration. Yung pong, hindi po yung registration particular, yung pong panluloko ng ibang dealers sa riders. Okay. Ang tanong po, Mr. Chair, may complaints po ba sa inyo o wala? So far po, sir, based on our records, wala po yung specific instance po na yan. Ang meron po tayo, yung late late issuance ng ORCR. Sa katunayan po, mga 16% po ng mga complaints natin yan. Kung yung pong dealer nagbenta ng motorsiklo, then ang tagal ng rehistro, nag-issue sila ng permit to travel, ano po ang action taken na ginagawa ng DTI against the dealer? Pag ganun po, sir, kasi po yung pag-issue po ng ORCR, nasa LTO po yan. So pag nag-file po ng complaint, nire-refer po natin sa LTO yan. Parang hindi po tayo nagkaintindihan, Mr. Chair. Kinomplain po yung dealer. Kasi isa dyan yung nga, nag-i-issue sila ng permit to travel. Yung iba naman, 2, 3 months, 6 months, walang rehistro. We are not talking of LTO po, Mr. Chair. Mm-mm. Yung pong pagiging irresponsible ng ibang dealers do sa customers. Mm-mm. Pagka po ganon na may complaint sa inyo, ano po ang ginagawa ninyong, meron po ba kayong powers to give sanctions against the dealers? Yes, or sir. Not? Yes, sir. Under the Consumer Act, pwede po yan mahulog as a deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Kapag guilty po, up to 300,000 po admin penalty po ang pwedeng ipataw po dun sa seller or dealer. Pag guilty? Yes, sir. May nasentensya na po pa kayo na guilty? Based po sa records natin, sir, yung specific instance po na yan, wala po tayong nakita na specific case na ganyan. Pero pwede po natin balikan kung yung ganun po, yung nanlilin lang po ng mga consumers na sinasabing pwede na silang sakyan yung motorsiklo nila on the basis of a permit to carry. So tama po kayo, sir, dahil yan ay isang abusive act. Pwede po siyang mahulog as deceptive sales act or practice or unfair or unconscionable sales act or practice. Inawin ko lang, Mr. Chair. So, ma'am, kung dealer ka, niloko mo ako, liable ka? Yes, sir. Madaling i-prove kasi may ebidensya. Ano po? Yes, sir. So, magkano po ang penalty pag niloko ng dealer yung 300,000? Administrative penalty po up to 300,000 po. Okay, may i-refer po ako sa inyo. Marami. And marami pa, Mr. Chair, thank you very much. Marami pang hearings. Diyan po magkakasubukan tayo kung ginagawa po ninyo yung inyong mandato. Yes, sir. Well noted po. Anyway, nag-bell na kasi. May Mr. Chair, 30 seconds. Mr. Chair, pwede po bang mag-request sa DTI nung list of complaints or data? Yes, sir. Yes, sir. And of course, yung inyong accomplishments. Yes, sir. Yes, sir. We can provide that data po. Okay, next round na lang, Mr. Chair. May one last item sana ako kung aprobahan ng Mr. Chair. You still have 10 seconds. Habol niyo po. Basta yung question. 10 seconds! Bilisan yung question po. For the next round, para makaprepare naman yung pong kapamilya natin sa public service, meron po kayong consumer education and advocacy. Gusto lamang po natin malaman ano yung programa ninyo at nasaan na at ano yung accomplishment ninyo. Mr. Chair, maraming salamat po. Thank you, Kong. Go ahead.
Sir, for consumer advocacy and consumer education, regular po tayo nagkakaroon ng mga webinar natin na iniimbitahan po natin ang lahat ng stakeholders, open to the public po to. Pangalawa po, meron po tayong programa sa radyo po at saka sa TV, teleradyo po yan, consumer at iba pa, na tinatalakay po natin yung mga common consumer concerns po. And then, syempre po, meron din po tayo yung mga regular natin ng mga kapihan na kasama po ang mga manufacturers, retailers, at lahat po ng mga stakeholders pagdating po sa mga consumer issues. And then, syempre po, ang DTI, meron po tayong no wrong door policy. Ibig sabihin po nito, inaanyayahan at lalo pong ine-encourage natin ang ating mga consumers na magreklamo sa amin para at least kung may issue sila, diretso na sa amin kung wala sa mandato namin kesa sabihin namin na lumipat sila, tatanggapin namin, kami na po magre-refer, kami na po bahala. And finally po, meron tayong bagong programa, yung Report to SEC. Rekta po kay Secretary Roque, pwede pong magreklamo ang mga consumers. And meron po tayong programa na kapag nagreklamo dun sa Report to SEC at dti.gov.ph, agad pong sasagot at masusolusyonan po yung issue ng ating mga consumers. Mr. Chair, if I may, request ko na lang po, submit po kayo sa Committee ng Programs and Accomplishment, Mr. Chair, if I may. Yes, sir. Thank you. Thank you, yes, po. Sir.